Christians, do we really know how to deal with depression? For our last topic regarding depression, true Christian and depression, welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood na sumusubaybay na patuloy sa Kaalamang Pangkalusugan dito po sa Hope Channel North Philippines. Nakakatuwa, ano, Doc, kasi humaba itong topic natin regarding depression. But we are so thankful sa atin pong mga manonood kasi talagang ang daming nakarelate, ano, Doc, sa topic na ito. Kasi ito yung problema ng buong mundo eh. Now, people don't even realize that the main reasons why people are developing that mainly because they miss the most important part. Kaya ang reason kung bakit tuloy-tuloy tayo dito, para mabigyan natin ng focus, mabigyan natin ng tuon nito, para makawala tayo dito sa paraan ng kaaway nito. Thank you so much. Actually, nanggaling to sa kaaway, hindi naman to galing sa gade. Totoo yan, Doc, no, nabanggit mo na galing to sa kaaway. At sa mga nakaraan po na mga topics natin, ano, sa atin pong mga manonood, yung mga episodes po regarding po sa depression, na pag-usapan talaga natin na ito ay galing sa kaaway. Yeah. Hindi talaga to nais ng ating Panginoon because God is the author of love. Amen ba dun, Doc? Yeah. Hindi pa sabi nga, lagi ko inuulit ito sa page 16 ng Healthful Living eh. Satan is the originator ng sakit. Yes, totoo, Doc. At kasalanan ng sakit sa page 17 ng page 31 ng Council on Health. Mm-hmm. It is sin to be sick. Kaya kung tayo magiging pabaya dito, eh bihira sa tayong akala nila ang kasalanan lang yung may ginawa kang mali sa kapwa mo. Mm-hmm. Pero hindi natin naiintindihan na yung magkasakit ka, ibig sabihin, kasalanan niya ng kapabayaan. It means that you are not doing your part. Thank you so much. And sa ating pong pasimula, ating pong imbitahan ng ating pong mga manonood na manalangin kasama po namin. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming kagalakan at pasasalamat dahil sa panibagong araw po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa hapon pong ito, dalangin po namin, Ama, ang banal na Espiritu na sumaamin, ang basbas na wapo, Panginoon, ng inyo pong presensya, ang makasama po namin sa amin pong pagninilay-nilay ng inyo pong mga salita. At dalangin din po namin, Ama, ang inyo pong presensya sa mga manonood ng Kaalamang Pangkalusugan, especially, Panginoon, sa mga taong nagdadalamhati, sa mga taong nakakaranas ng depression at anxiety, sa mga taong nakakaranas, Panginoon, na pagkaitan, Panginoon, ng pagmamahal at ng atensyon. Maraming maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagbibigay ng inyo pong bugtong na anak na si Hesukristo, dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon po sa atin pong mga manonood ay nais po naming batiin ang amin pong mga taga-subaybay, si Miss Annie Barrientos, si Miss Katrina ng Maryland, Virginia, ayan, si Mamerta Castillo, gayon din naman si Rodel Dumaging ng Quezon City, si Elizabeth Sensida na nanonood, at gayon din po sila Eddie Lapus ng Arayat, Pampanga, at maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa hapon pong ito, dahil talaga, Doc, iba talaga yung mga komento, no? Talaga nakaka-relate talaga yung ating mga manonood sa ating pong topic na depression. Kaya itutuloy natin, Doc, sisimulan natin, Doc, sa Q&A, kasi nag-aabang, Doc, yung ating mga manonood ngayon, yung ating pong mga kaibigan dyan. Sa unang tanong, Doc, ito ang sabi ng isa nating kaibigan, kasi medyo maselan ang kanyang sitwasyon. Nakaka-experience daw siya ng schizophrenia. So, para po sa ating mga manonood na nakaantabay ngayon, schizophrenia po ay characterized by disturbance in thought, perceptions, and behavior. So, it is a loss of emotional responsiveness. So, Doc, ang katanungan niya ay, ano po ba ang dapat kong kainin at hindi ko dapat kainin? Actually, problema sa brain to eh. Pwede na rin i-categorize natin to as mental disorder. Na the main reason, katulad niya ng na-discuss natin sa mga nakaraang episode natin, na itong mga essentials, especially amino acid and essential minerals, ay merong kani-kani silang participasyon dito sa pagbubuo ng tamang kaisipan. Katulad nga ng ina-example ko lagi, yung penilalanin, na isang uri ng amino acid, na ito yung uri ng nutrients na required ng body na hindi pwedeng ikarga yan
ng sarili nating katawan. So kailangan talaga nating maibigay kung ano yung pangangailangan. Kaya nga sa ngayon nga sa pag-aaral, pag kumakain ka ng mga mabiberding gulay, isadana yan sa ganyang uri ng material. Kaya ang may papayo ko, para medyo lumaban yung ating katawan tungkol dito sa napakatinding problema na ngayon ay bumabalot sa buong sanlibutan, kaya napakaganda, we must also consider that we must combine both. Ibig sabihin, kakainin natin yung tamang pagkain, at the same time ay gagawin naman natin yung part natin, tatanggalin natin yung cause ng depression. Kasi sa naturopathy, kailangan talaga ng both eh. Yung uugatin mo kung anong pinagmumula nito, at kung ano yung gamot doon na natural, yun yung ipasok mo sa katawan mo. Katulad ng mga avocado, blueberries, mga almonds na yan. At yung lahat ng mabiberding gulay, talagang napakalaki ng kahalagahan nito. Lalo-lalo na sa sitwasyon na kinakaharap ng napakaraming tao. Nabihira na yata ang tao ngayon ang hindi nakakaranas ng ganitong problema. Dahil aminin natin talaga na ang mundo ngayon, totoong napakalayo na, ibang-iba na kaysa nung una. Kasi siyempre sa edad kong to, pinukumpir ko. Nung panahon namin talagang wala namang ganitong mga sakit. Masyadong tinaasan ng standard of living. At the same time, nawala tayo sa nature. Wala nang interactions ng mga kabataan sa paglalaro nila. Wala nang tinatawag na gardening. Wala nang tinatawag na magagandang nature na kanilang pinapasyalan. Na ang pamilya, once a month yan. Meron silang tinatawag na pupunta sa ibang lugar. Kung tawagin namin ito, excursion. Yes. Nakakamiss yung ganun doon. Talagang ito yung tinatawag na part ng, di ba, yung kailangan sa normal na buhay, hindi nawawala yan. Kaya I'm encouraging all of you who are watching in our program today that we must consider everything, hindi lang isang area. Kasi talagang depressing din ang ano eh, to be honest with you, yung gadget eh. Isa ito sa talagang maraming nga nagsasabi na may addictions pala itong Facebook. Na wala ka nang ginawa kundi tumingin sa Facebook. Oh, pag nakita mo kawawa si ganun, di maawa ka. O kaya naman, umaman si ganun, naingit ka. Bakit sila ganun? Ako wala. Samantalang kung normal lang ang buhay mo, walang mga ganitong makaya ko, hindi ako mahilig sa social media. I-advertise ko pa yung personal na ginagawa ko. Para sa akin, kung akong tatanungin mo, parang mas gusto ko na yung kahit paano may privacy ako. I'm on your side, Doc. Kasi alam mo, Doc, ganyan din lahat ako lahat na lang, konting kwento, konting picturean, papakita pa. Totoo yan, Doc. Ano yan? Pag-iibang. Ako may bahay na ganito, ako may coaching ganito. Ipapakita mo. But kailangan pa ipakita ka, kinagagalitan ko yung iba pag kukuna ng picture yung kotse ko. Ayoko naman yung parang nagmamayabang ako. Totoo yung matatagal na kotse ko na naman ito. Actually, talaga lang na nandyan na yan. Pero sawa na rin ako. Ang totoo pa ng kaligayahan, yung may time ka sa sarili mo, may time ka sa Panginoon, magbasa ng Biblia. At mag-isip ka kung anong mabuting magagawa mo. But anyway, napahaba yung sagot ko. Pero okay lang, Doc, kasi alam mo, napakaganda talaga, no? Kasi socialization, yung nature natin, kailangan po nun eh. And alam mo ba, Doc, naalala ko, kasi kanina binanggit mo nga, na kailangan natin nasa nature. At paano ba tayo ginawa? Tayong mga tao, we are created from the dust. At tayo ay nakatira saan? Original na nakatira tayo sa Garden of Eden, which is nature. Tama ba, Doc? Yeah. Yun. Kaya sa atin pong mga manonood, yung nag-send po sa atin ng kanya pong katanungan ay gawin niyo po yun, makipag-socialize tayo, magdasal tayo, magbasa tayo ng Bible, and also kumain tayo ng magagandang mga pagkain na magbe-benefit po, na essential, na kailangan ng ating katawan. Alam mo ba yung sa, di ba ikaw pag napunta ka sa isang lugar na mabiberde, maraming puno, maganda yung damo, hindi alam nung iba yung green view, yung kung tawagin natin mga view ng mga beberde, nare-relax ang brain. Yes, it's meron a relaxation sa eyes natin. Merong relaxing effect. Yes. Ngayon ang tanong, kunyari, building yung nakikita mo yung apartment mo na sobrang sikip. Tapos magdadrive ko sa Kamanilaan, puro traffic yung makakahalibuylo mo, mga pollution. Ano yung aasahan mo rito? Ibig sabihin, talagang nandun ka sa lugar na talagang area na talagang pwedeng maging prone ka doon sa malungkot ka. Totoo, Doc. Madidepress ka nga naman talaga. Okay. Ayan, sa atin pong next na question, sabi dito, ano pong gamot sa nagchichil o nanginginig tuwing madaling araw po? Naku, Doc, ano kaya to? Ano pong possible case po nito? Wala naman po akong lagnat. Naku, Doc, ano kaya to?
Okay, ito Doc. Pwede siguro nating sabihin no, sa atin pong manonood dun po sa nagtanong na ang mga possible causes po kasi ng shivering o yung panginginig po natin, yung mga chills po natin, ay pwedeng meron tayong muscles na nagko-contract. Yeah, yeah, right. Tapos, yung... Mababa blood sugar. Yes, ayan, pwede yun. May mga diabetes mm-hmm. o may anxiety. Mm-hmm. O kaya naman eh, iba't ibang mga kapamaraanan, lalo na sa area ng pag-exercise, kailangan din ng talaga ng... maintindihan natin to. Yes, kasi totoo yun, Doc, no? Regarding dun sa exercise na nabanggit mo, napaka-importante po, di ba, yung tinapik natin na exercise, kailangan moderate hanggang maging yung parang, kumbaga, kung extreme ka na, kung talagang, ano, exercise enthusiast ka talaga, syempre, kailangan iporma mo muna yung katawan mo, kailangan handa ka. Dahan-dahan muna, huwag mo nang biglayin. Mm-hmm. Tapos, sa mga worst scenario naman, Doc, siyempre, pwede naman itong magkaroon ng infection or yung tinatawag natin na mga baka may sakit na tayo. Kaya kailangan po natin magpa-check up, okay? Yeah. So, ito pong mga, yung question and answer po natin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. It doesn't mean na nasa amin po lahat ang sagot at yun lang po ang susundin nyo. Kaya dapat po ay panatilihin po natin na magpa-check up pa rin po sa atin pong mga espesyalista para makunan po tayo ng dugo at makita po doon kung ano po talaga yung problema natin sa atin pong katawan at sa atin pong mga vital organs. I-check din yung ano kung anong kinakain niya ng hapunan. Ay, totoo yan. Sige, Doc. Kung pagka minsan, marami yung binabangungot o tawag bangungot, pero puso pala yung nahihirapan, eh, kumakain ng during bed o before bed. Hmm. So, I'm suggesting dun sa may mga ganong problema, yung nanginginig sa madaling araw, maaari yung kinakain nila merong allergic reactions. At the same time, yung blood, ay bumaba na yung count ng dugo. Mm-hmm. At meron nga maaring infeksyon o kaya naman ay mga problemang kumpaka minsan ikore naman yung may kadahilanan mm-hmm. kung bakit mo nararanasan. Kaya number one talaga na una magpa-check tayo, i-check natin yung baka meron pang ibang problema. Pero yung pinakamahalaga, number one, hindi pwedeng magkaroon ka niyan kung walang pinanggalingan. Mm-hmm. Lagi nating isipin yung ipinapasok natin sa loob ng ating katawan. Mm-hmm. Pangalawa na lang yung mag-take tayo nitong tinatawag na pampaganda ng sirkulasyon. Take kayo ng tanglad. Mm-hmm. Pwede lagyan ng pinisang kalamansi yan. Mm-hmm. Kasi nagpapaganda ng daloy ng dugo yan. Lalo na kung dadagdagan ng konting garlic dahil napakataas ng natural antibiotic ng garlic. At the same time, napakataas ng pH niya. Mm-hmm. Kaya kung acidic yung dugo, o mababa yung blood count, parang ina-activate niya yung normal circulation ng ating katawan. Mm-hmm. So I'm suggesting to make some sort of quality evaluation. Mm-hmm. Not only for the food that we have, but also to evaluate yung tinatawag na ano yung mga nakikita natin ng mga ginagawa natin sa araw-araw mm-hmm. na maaaring mali yung... Normally, pagka ikaw ay kumakain ng mga fermented, lalo na yung suka, mm-hmm. yung mga tao, karamihan nakakaranas nito. Oh, lalo na nagiging gassy, no? Kunyari, pag-usapan natin yung gamot. Eh, ito pala, ang hilig kumain ng chicharon. Mm-hmm. Tapos lalagyan ng sili. Mm-hmm. Tapos yung chicharon pa, chicharong baboy. Mm-hmm. Tapos ilalagay yan sa suka. Mm-hmm. Tapos pag nanginig, sa madaling araw, ano po bang gamot dito? Ang gamot, ihinto mo yung suka, ihinto mo yung chicharon. At bago ka matulog, i-check mo yung kakainin mo. Mm-hmm. Para sigurado tayo na makaramdam kinabukasan ng tinatawag na masarap na pakiramdam. Yes, maginhawa. And that's the way it is. Mm-hmm. When we are discussing about natural medicine, we must see to it that we are going to consider or rooting the main cause. Mm-hmm. Ito naman mga manifestations na ganito, hindi naman normal yan eh. Hindi po pwede magkakaroon ka ng ganyan kung wala kang maling practices. Totoo yan, Doc. Sa pang-araw-araw mo na ginagawa sa iyong buhay. Mm-hmm. Naalala ko nga, Doc, yung meron tayong isang ano segment, may isang episode po ang Kaalamang Pangkalusugan na talagang pinicturan talaga, vinidyohan yun, Doc, ng isa kong kaibigan. Talagang ang problema, yung bibig mo. Yun ang sinabi mo, Doc, which is totoo. Yeah. Ang problema talaga, mga kaibigan, yung bibig natin. Kasi kung hindi natin kinain ang isang bagay o isang pagkain na makakasama sa ating katawan, eh, hindi naman po tayo mapapasama. Hindi tayo papasok sa ospital. Hindi tayo ma-ooperahan. Amen. O, di ba? That's the way it is. Yes. We have to be derechohan na. Mm-hmm. Kasi mahilig tayo, katulad nito, hilik. Mm. Ano ba sa English ang hilik? Snore. O, snore. May nagpunta sa akin. Mm. Dok, ano ba magandang gamot dito? Talagang nahihirapan po yung misis ko. Mm-hmm.
At ako rin, nahihirapan din sa misis ko. Mm-hmm. Subukan ninyo, huwag kumain ng hapunan. Walang hapunan. Sabi ko, huwag ka matulog. Paunahin mong patulogin ang misis mo. Mm-hmm. Humina ro yung hilig. O di, nung nakatatlong araw, apat limang araw, sanlinggo, na walang hapunan, nawala yung hilig. Ngayon, amen. Ano ang gamot sa hilig? Huwag kang maghapunan. Ayun. Eh bakit kung ano-ano pa yung pinapahirap pa natin? Eh, yun yung bahagi na dapat nating bigyan ng tutok dito. Dok, sinimulan mo sa ganyan. Hilik. Yung isang kaibigan ko nag-message, Gladense, ano ba ang gamot sa malaking tiyan? Nako, dok. Ang sabi ko, huwag kang kumain sa gabi. Ayun. Di ba? Diretso eh. Bibili pa ng kung ano-ano pa yung, meron pa tinatawag na diet na... Mga pills. Hindi lang yung, di ba yung... Yung tawag na protein diet lang. Ah, yes. Ano man tawag doon? Na-miss ko yun eh. May tawag yung mga keto doon. Diet. Ayan! Naku po, kawawa liver mo. Hindi ko masasuggest yan. Mm-hmm. Hindi ko sinasabing pangit yan, pero kung tatanungin ninyo, ay talagang hindi ko masasabing 100% ay safe yan. Mm-hmm. Dahil just imagine, puro proteina. Mm-hmm. Ay 50 grams lang naman ng protein na required natin sa loob ng katawan. Paano ko sumobra ka? Anything over, masama. Yes, lahat ng sobra. Anyway, at least meron na silang tips sa atin. Mm-hmm. Gamot sa malalaking tiyan, ano? Huwag kumain sa gabi. Gamot sa mataas ang hilik. Huwag kumain din sa gabi. Oh, mahirap ba? Madali? Madali lang, Dok. May gastos? Wala. Nakatipid ka pa. Totoo yan, Dok. O yun. Okay, ayan. Sa atin pong mga manonood, ayan po yung mga tips natin. Ito pa, Dok. Dok, ano ba ang pampababa ng hypertension? Actually, ang pampababa ng hypertension, unang-unang kailangan, kung irurot natin, lahat ng mga may mga high blood, siyempre, tanggapin natin na may mga deposit na yan sa loob ng blood vessels nila. Pwedeng bigyan ng temporary yan. Katulad ng garlic, nagpapaganda ng sirkulasyon, nagpapaganda yan ng tinatawag na pampababa ng cholesterol. Pero ang pinakamaganda, matuklap. Ayun, matanggal. Yung mga nakadikit na mga pikal na yun, hindi pikal, sabi ito. Yung mga taba. Yung mga taba na yun sa loob ng... Pinaka-blood vessel blood natin. Blood vessels na yun. At ang number one, para matanggal yan, normalize ang blood pH. Ayun. Ang blood pH kasi, pag yung acidity ng loob ng ating katawan ay bumaba na, at na-normal yung blood chemistry, automatic pala, meron tayong pangtanggal nun sa loob ng ating katawan. Totoo, Dok. Tutulungan ka ng katawan mo. Kaya I'm always, actually, yung katawan mo. Actually, I'm always emphasizing, especially during our program, that in order for you to find a way out or to create a natural healing within the body itself, we must situate that we have a complete understanding or complete information in that particular subject. That people who are longing or looking for something in any kinds of natural healing, we must consider the fact that without turning it back, the normal blood chemistry or normal blood pH, there is no healing at all. Hindi po pwedeng hindi mo maibabalik yung dugo mo sa normal na blood pH or chemistry. Pag naibalik mo yan, automatic inuuli ng katawan eh. E paano naman mababalik sa blood, normal blood pH? Iyang nagpapaganda ng blood pH, itong pagkain ng sariwang prutas at sariwang gulay. Mataas ang alkalinity niyan. Yes. At ang garlic, ang taas, 14 ang pH niya. Eh ano magagawa natin? Yun talaga yung nakasulat sa tinatawag na natural na kapamaraanan na pwede naman pala talaga tayong gumaling kahit anumang karamdaman niyan. Pero kailangan mo muna, sundin muna natin ang 8 laws of health. Amen. Kailangan talagang sundin natin yun, ang 8 utos ng kalusugan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, hindi nung kung sino man. Dito, napansin ko ha, maraming prayer request. Oo nga, ipe-pray natin sila. Wala namang ano, kailangan talaga na, sa Panginoon naman talaga ang lahat ng kapangyarihan o paggaling eh. Pero ang dapat ninyong isipin, pagka kayo humihiling ng dalangin, ang unang-unang dapat ninyong isipin, ay bigyan ng kapangyarihan tayo na yung maling kinakain ninyo ay magkaroon ka ng kalakasan na matanggal mo. Gusto mong pagalingin ka, ayaw mong tanggalin yung maling kinakain mo. Gusto mong mawala yung taba mo, hapunan ka ng hapunan. Tapos di ka nag-exercise. Kinakain mo pa, matataas ang sugar. Tapos kung maglakad ka, sabi mo marami kang nararamdaman, marami kang aray. Eh samantala ang kinakain mo, yun naman talaga yung problema. Na nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nagsasuffer
dito sa ganitong uri ng kapamaraanan. Kaya ang aming point po dito ay diretsuhan tayo. Wala tayong magagawa. Ganito na talaga yung mundo natin. Kailangan lang talagang, sabi nga ng ating propetisa sa Council Sundayan po, nananawagan ng Panginoon. Yes. Yung word na nananawagan. Mga anak, magsibalik na kayo. Mm-hmm. Anong sabi doon? God is calling His people to go back again and again. Yes, paulit-ulit. Again and again. To go back with the original diet. Mm-hmm. At nung sabi sa bandang huli na kung susunod pala ang bayan ng Diyos o ang mga tao at makakaalam ng katotohanan ito at babalik tayo sa original diet, tanggal ang lahat ng mga problema. Kasama Amen. Na yung depression dyan. Amen. Napakagandang pangako. Ang depression, hindi naman sakit yan. Madali naman gamutin yan. Mm-hmm. Kung ang saan tayo willing na magbago. Gusto ko yung Doc, yung word na yon. Kung willing po tayo na gumaling, nasa sa atin po ang sagot. Wala kay Doc, wala sa akin, wala sa mga kapamilya nyo, nasa sa inyo. Hindi ba sa cellphone o sa computer? Mm-hmm. Pag ayaw mong kausapin yung kaibigan mo na negatibo, na sa araw-araw na lang problema binibigay sa'yo, alam mong ginagawa? Yung ano, mabilis na paggamot yan? Ano, Doc? Binablock. Grabe naman, Doc. Oh, talaga? Eh, kung talagang na-high blood ka eh. Dahil hindi ka naman naiintindihan. Kumbaga pati ikaw, na problema ka na din. O, di ginagawa nung iba para daw mawala yung ganung problema muna. Binablock muna. Mm-hmm. Eh, di blockin mo yung depression. Totoo, di ba? Amen doon. I-block niyo po yung depression. I-block natin yung depression na yan dahil hindi naman sustansya ng katawan niyan. Hindi ka payayamanin yan. Mm-hmm. At hindi ka palulusugin yan. Yung depression na yan, hospital lang yung pupuntahan. Yes. At posible pa ba kayan po ang ikamatay niyo? At pagdating mo pa sa hospital, sa bills na lang. Nako, ha-high blooding ka pa. Another gamutan na naman. Ay nako, believe me. Totoo lang, okay naman ang hospital. Pero maraming over naman talaga. Opo. Yung parabang yung pinaghirapan mo ng 20 taon, kukunin lang nila ng isang linggo. Totoo doon. Meron akong alam, nakaipon ng 2 million pesos. Mm-hmm. 20 taon nilang inipon. Mm-hmm. After 1 week sa hospital ng asawa, kulang pa yung 2 million. Grabe, ano Doc? Kasi inatake. Ngayon, ang tanong, pinaghirapan mo ng 20 taon, ibibigay mo lang kay... Huwag ko nang banggitin kung anong hospital yan. Kawawa naman. Yun ang malungkot. Wala kayang mabuo tayong hospital na yung bang talagang kumpleto. Hindi yung may public hospital nga, wala namang gamit. Pagpupunta ka rin, mamamatay ka. Eh ba, hindi, para siguradong may laban-laban ka, pupunta ka sa private. Private, oo. Eh, ang problema, okay nga, kumpleto sila. Pero kung pagkaminsan, uubusin talaga yung savings mo. Hindi kaya tayo makagawa ng hospital na pangmasa pero kompleto. Oo nga, Doc, no? Siguro idalangin natin ganun. Yan. Kunyari, Seventh-day Adventist. Gawa tayo ng hospital na pangmasa. Ba, ministry yun eh. Yes. Gawa tayo ng tinatawag na pagka may nangangailangan ng tulong sa hospital, ito titingnan mo yung kategory. Mahihirap lang. Siguro meron tayong special. Yes, amen. Ako, ipanalangin natin yan, Doc, di ba? Ipanalangin natin. Yes, kasi malaki ang matutulong yan sa atin pong mga kababayan. At pangalawa, maraming matutuwang mga tao pagka amen. Tayo'y merong hospital na at ang gobyerno natin, kung makagagawa ng public hospital na kompleto. Para kahit paano naman, pag pumunta ka doon, ay takbo nyo, hindi yun namin kaya rito yan. Ayun pala, anong ginagawa doon? Sa hospital na mga public, kung nagkasugat lang. O kaya na may nauntog, nagasgas. Eh, paano naman yung emergency? Kailangan meron din tayo mga enough na gamot dyan. Na para kung may pang-emergency, eh, mapigilan yung biglang kamatayan. But anyway, pinag-uusapan lang natin itong mga problemang ito. Yes. But anyway, nadidelete yan, nabablock yan. I-blockin mo yung depression na yan. Amen. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, kanina po, tumutok po ba kayo sa simula ng programa dahil meron po akong tanong sa bawat isa po sa atin. As Christians, do we really know how to deal with depression? Do we really know how to fight depression? Alam niyo po, nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Ayan na, ito yung mga direktahan. Yes. Na hindi ito yung paligoy-ligoy o kaya naman eh, kwentuhang wala namang tinatawag na kapupuntahan. Yes. Dahil natin pinag-uusapan dito, yung maikalat natin ito, itong tinatawag na mag-viral, itong ganitong uri ng kapamaraanan,
na magiging blessings din naman doon sa mga nag-uubos ng time. Mm-hmm. Dahil ang ating pinopoint nito, we need to realize that it is really a high time to create big awareness so that more people ay mabiblessed. Amen. So ito yung ating adhikain dito sa ating programa. Thank you, Doc. Go ahead. At yan po, nakasulat po sa Councils on Diet and Foods, page 21, paragraph 2. If we are sick, we impose a weary tax upon our friends and unfit ourselves for discharging our duties to our families and to our neighbors. And when premature death is the result of our violation of nature's law, we bring sorrow and suffering to others. So, ibig sabihin pala, Doc, nakakadagdag tayo ng paghihirap ng kapamilya natin, ng kaibigan natin, ng katrabaho natin, ng kamag-anak natin, ng kahit sino paman sa atin pong environment. We deprive our neighbors of the help we ought to render them in living. We rob our families of the comfort and help we might render them, and rob God of the service He claims of us to advance His glory. Then, we are not, in the worst sense, transgressors of God's law? Ang bigat nun, Do. Hindi lang tayo nagiging pabigat sa ating pong mga kakilala o kamag-anak, kundi nagkakasala rin pala tayo sa ating Panginoon. Sa utos ng Diyos. Yes, sa utos mismo ng ating Panginoon. Actually, we are not glorifying Him by experiencing that kind of negative attitude. Kaya ito yung bahagi na iba talaga yung ang tao ay merong knowledge. Mm-hmm. Kasi sabi nga sa Hosea 4:6, my people perish because of what? Because of knowledge. Mm-hmm. So, kailangan talaga natin ng ang tawag namin sa Tagalog yung matimtiman na pagsusuri. Ano mang bagay na yung ipapasok sa katawan, di ba sabi nga dun sa anong talata yun na kung kayo may nagsisiinuman o nagsisikain man o ano man ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo sang-ayon sa tama o sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So ang pinapoint ko dito, kahit ano yung i-introduce natin dito, kay pagkain yan, kay tubig yan, o inumin yan, o gamot man yan, i-check muna natin kung ano yung side effect niyan para alam mo kung ano yung mangyayari sa maaring posible. So kaya ako, ang naging unang-una kong panuntunan, pag may binili ang misis ko, ang tagal kong binabasa kung anong mga ingredients. At pag may nakita ako doon na kahit isa lang. Kasi itinago nila yung MSG sa pangalang Karijinan. Kaya pag may nakita akong Karijinan, out. Sabi ko sa miss ko, sorry, may Karijinan. Eh bakit ayoko ng Karijinan o yung MSG? Nakakasira talaga ng brain to eh. Mm-hmm. I'm sorry. We are talking about something that we can prove. Kaya nga yung iba, subukan mo na lang yung pusa at daga eh. O aso eh. Mm-hmm. Lagyan mo ng MSG, yung pandesal. Mm-hmm. Bubula yung bibig. Grabe no, Doc? So ngayon, alam mo na talagang hindi maganda yan. Eh, sino mga Pilipino ang titingin dun sa label ng binibili nila? Kaya mangyari, pag nagkaroon ka ng tinatawag na karamdaman sa iyong katawan, kasama na dun sa brain, magsisimula na ngayon yung ating pinag-aaralan ngayon. Mm-hmm. Magkakaroon ka ng depression. Yes. Kasi lalapot ang dugo mo. Magkakaroon ng damage yung brain mo, kidney mo, damay liver mo. Mm-hmm. And then later on, ibabahagi mo sa iba kung ano yung nararamdaman mo. At ang sasabihin mo, hindi ko nga alam na ngayon sa akin eh. Araw-araw na lang. Masakit ang ulo ko eh. Mm-hmm. Pangalawa, nagagalit na ikaw yung mister ko eh. Kasi lagi ko na lang nalilimutan yung susi ko, hindi ko alam kung saan nakalagay. Mm-hmm. So in yung point na kung pagkaminsan, nakakapag bigay ka ng problema sa iba. Ayan. Ito yung bahagi ng binanggit dito. Na kailangan talaga doblehin natin yung pag-iingat natin para makasiguro tayo na maluluwalhati natin ang Panginoon habang buhay tayo. Amen.
Thank you so much. And sa ating pong mga manonood, nakasulat din po sa Mind, Character, and Personality, Volume 2, page 490, paragraph 3, Dwelling upon the Disagreeable. When you see iniquity all around you, it makes you all the more glad that He is your Savior, and we are His children. Then, shall we look at the iniquity around us and dwell upon the dark side? You cannot cure it. Then, talk of something that is higher, better, and more noble. Napakaganda nun, di ba, Doc? Kailangan pala hindi tayo mag-dwell doon sa mga dark things, dark sides, yung mga nakakapaglugmok sa atin, yung sa ating negative pakiramdam. Negative side of life. Yes. Something that will not give you any help at all. Mm-hmm. So we must consider discussing more on the positive side, more on blessing. Amen. Especially to others. Yes, ayan. Thank you so much. And also, nakalagay din po sa paragraph 4 ng the same book and the same page, now we may go into a cellar, which is a basement, mm-hmm, and stay there and look around into its dark corners, and we can talk of the darkness and say, oh, it is so dark here, and keep talking about it. But will it make it any lighter? Oh, no. What are you going to do? Come out of it. Come out of the dark into the upper chamber where the light of God's countenance shines brightly. Amen. Di ba, Dok? Dapat pala, hinto mo lang. Sabi ko nga sa'yo, i-block mo lang eh. Kaya nga, Dok eh. Huminto tayo. Don't entertain it. Yes. Don't keep it in your mind. Mm-hmm. Make it sure that you are always aware na pag medyo nararamdaman doon na pupunta, lumayo ka. Oo, huminto ka. Kumbaga sa temptation, ano, teka lang, andito na yung temptation, hihinto ako. Sino ba naman ang libre dito? Eh, talaga namang araw-araw, yun yung ino-offer ni Satan eh. Mm. Ang ino-offer niya, yung mga nakaraan mo, yung mga mistake mo, yes, yung mga bagay na nagpalungkot sa iyo, mm-hmm, pinipilit niya laging iukil-kilil sa iyo. Mm-hmm. And then later, pag naisip mo yun, nawawalan ka ng hindi magandang pakiramdam, mm-hmm, nagkakaroon ka ng hindi magandang pakiramdam. Nadi-discourage ka pa. Nadi-discourage siya. Samantalang tingnan mo yung ngayon, mm-hmm, at kung ano yung magagawa mo, at kung ano yung bagay na makapagbe-bless sa'yo. Yes, ayan. Thank you so much, Doc. And also po sa ating pong mga manonood, nakalagay naman po sa volume 2 ng page 491, paragraph 1, you know our bodies are made up of the food assimilated. Now, it is the same with our minds. If we have a mind to dwell on the disagreeable things of life, we will not have any hope, but we want to dwell on the cheery scenes of heaven, says Paul. Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So nakita niyo po mga kaibigan, ang ibig sabihin lamang po pala nito na nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 na katulad po ng sinasabi po ni Doc dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, especially the 8 laws of health, ang ibig sabihin po pala kung paano natin inaalagaan ang ating po mga kinakain, yung ating mga pinapasok sa ating katawan, ganun din po pala dapat na alagaan natin ang ating pong pag-iisip. Napakaganda, ano Doc? We should take care of our bodies, and that is included po ang ating pong mind. Yeah, ang daming mga areas yan eh, na ating bibigyan ng tuon eh. Ano yung nakakasira, yun ang tatanggalin mo. Mm-hmm. Alam ba kung bakit ayokong matulog na yung artificial yung hangin ko? Bakit, Dok? Lalo na pagka malamig. Mm-hmm. Merong, kung tawag dito, yung positive ion. Hindi, merong negative ion at may positive ion. Yes. Pag negative ion, sa mga fresh air ito, mm-hmm, sa malalapit sa puno, nasa high elevated area. Pero pag positive ion na, at yung hangin na ina-absorb mo, naging cause din ng problema din to sa ating lungs, sa pag-iisip. Sa pag-iisip. Mm. Lalo na nakasara yung bintana dahil nangihinayang ka sa lamig na lumabas. Mm. At saka totoo yan, Doc, no, sa ating pong mga manonood, kasi yung brain po natin, kailangan niya ng enough na supply ng oxygen. Di ba? Konting minuto or segundo nga lang na mawalan ka ng oxygen. Di ba, Doc? Kaya yun yung naging ano ko sa sarili ko na hindi ako na iinggit dun sa, kunyari, nakatira sila sa pinakamamahaling subdivision. Mm-hmm. Pero nandun sa kalagitnaan ng Kamaynilaan. Actually, nalulungkot ako dun kasi hindi nila alam yung disadvantage. Mm-hmm. Kaya ngayon, maraming mayaman ngayon. Bumibili na ng bahay sa Tagaytay, yes, na hindi na kailangan mag-aircon. Bumibili na ng bahay sa mga high elevated area. Mm-hmm. Dahil nakikita nila yung reason.
So yun po yung number one dito, na pag pinag-usapan natin yung natural way or natural medicine, we must see to it that we are going to do our part. Mm-hmm. It's not just something that we want to go on our own. Hindi naman ganun talaga yung point natin dito, kundi ang point natin dito, kung ano yung tama, tuturo natin, and then nasa kanila na kung ano yung bahagi nila. Ayan, thank you so much, Doc. And alam niyo po ba sa mga ating pong mga manonood, nakasulat din po sa Mind, Character, and Personality, Volume 2, page 491, sa paragraph 2. Alam mo ba, Doc, napakaganda po talaga, no? Kasi nakakatuwang isipin na even before, talagang itong pagkasulat ni Mrs. Ellen G. White sa librong ito, hinanda din talaga siya ng Panginoon dahil meron po siyang mga na-experience, personal experience na naranasan yung depression. And also, ito po ang sinabi ni Mrs. White sa isa pong letter doon sa isang kapatid sa pananampalataya. Sabi niya, Christ sympathizes or encouragement to a Christian suffering from depression. My dear age sister, whoever you are, na nanonood po ngayon ng Kaalamang Pangkalusugan, maybe this letter is for you. I am much grieved because you are sick and suffering. But cling to Him whom you have loved and served this many years. He gave His own life for the world, and He loves everyone who trusts in Him. He sympathizes with those who suffer under the depression of disease. He feels every pang of anguish that his loved ones feel. Just rest in his arms and know that he is your savior and your very best friend, and that he will never leave nor forsake you. He has been your dependence for many years, and your soul may rest in hope. Kaya sa ating pong mga manonood, if you are experiencing depression right now, cling upon the promises of Jesus Christ. Kasi siya lang po yung makakatulong sa ating pong lahat, sa inyo at sa akin. Yun yung pagkakaiba nung kilala mo siya. Meron kang pinaghugutan o meron kang pinagbibigyan. May babalikan ka eh. Yes. Na alam mo na, Lord, hindi ko kaya to. Please take over. Yes. Pero pag wala kang God at wala kang relationship sa Kanya, para bang gusto mong suluhin eh. You cannot go on your own, to be honest. No man is an island. No way that we can handle it. And without God, we are just fooling around ourselves. And I am telling you that the best way to prevent these kinds of a very traumatic disease is to make it sure that we have a good relationship to our Father in Heaven. Amen. And once you have that, walang hindi natin kaya. Amen. Everything is possible. Amen. And sa ating pong mga manonood, another statement po na nakasulat po sa Mind, Character, and Personality, page 491, you will come forth with other faithful ones who have believed in Him. To praise Him with a voice of triumph, all you are expected to do is to rest in His love. Do not worry. Jesus loves you, and now, when you are weak and suffering, He holds you in His arms, just as a loving father holds a little child. Trust in Him, in whom you have believed. Has He not loved and cared for you all through your lifetime? Just rest in the precious promises given you. And, Doc, di ba may magandang talata sa Biblia talaga na may pangako sa atin ng Wala Panginoon? Wala namang yatang Christians ang hindi kabisado ito eh. Yes. Yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yeah. Alam mo, yung everlasting life, kung ating uugatin ito, at ating maintindihan itong ibig sabihin ng everlasting life, eh hindi kayang unawain ng ordinaryong tao. Kaya ang sabi ko nga sa sarili ko, handa akong i-trade lahat, kahit meron ako, kahit anong meron ako. Para makasiguro lang ako na hindi lang yung reversing the aging process, but reversing yung tinatawag na kamatayan. Na ang tanging katugunan dito sa nangyayari na ordinaryo na lang ang namamatay, eh itong talatang ito. Ngayon ang tanong, mahirap bang sumunod sa kautosan? Ay, kautosan ng pag-ibig ito.
Mas mahirap ang magnakaw, mas mahirap ang pumatay. Oo, kasi pagpaplanuhan at mo pa yung loob. At mapakahirap naman yung magsinungaling. Mm-hmm. Talagang magigilty ka rin dyan. Yes. Kaya ang sabi nga doon sa John 11:25-26, ito yung nakakapalakas ng loob. Mm. Lahat daw ng manampalataya kay Kristo, maniwala. Mm-hmm. Ay hindi mamamatay. Amen. Siguro, puntahan ninyo, basahin ninyo yung talata. Mm-hmm. At kung ikaw naman ay namatay, bubuhayin ka. Ngayon ang tanong, anong klaseng requirement ang binigay ng Panginoon? Imposible ba o hindi imposible? Pinapahirap ni Satan. Kasi Satan, bibigyan ka ng napakaraming negatibong kaisipan na para bang pag lumapit ka sa Panginoon, ay para bang dadaan ka sa tinatawag na napakabigat na kung tawagin eh, no pain, no gain. Mm. Alam natin no pain, no gain pagdating dun sa pagtingin sa ating sariling kalakasan. Pero pag sa Panginoon ka tumingin, lahat ng bagay ay magiging magaang kung ang Panginoon ang siyang take over sa iyong buhay. Yes. Kaya pag pinag-aralan natin yung requirements, ang requirements lang, mahalin mo siya. At matapos mong mahalin siya, buong puso mong tatanggapin na sumunod siya kanya, eh ang pagsunod siya utos, eh, ikaw mismo makikinabang dyan. Mm-hmm. Actually, sa sarili natin kabutihan yan eh. Hindi naman para sa Panginoon yan lang eh. Kundi ang gusto lang ng Panginoon, makasiguro siya na habang buhay ka sa sanlibutan ito, nasa ilalim ka ng tinatawag na pamantayan ng pangkalusugan at pamantayan ng utos ng Panginoon, gusto niya na maging masaya at maging maligaya ka, hindi ka magkakasakit ng kalungkutan, hindi ka magkakaroon ng karamdaman, at kung meron ka mga pagsubok sa buhay, baliwala lang yan. Bakit? Part ng buhay yan. Amen. Totoo do. Kaya yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, ito yung tinatawag na alam ng ating Panginoong Hesukristo. Na yung mapapako siya sa krus, alam na niya yan. Mm-hmm. Pero hindi niya inatrasan. Bakit? Dahil sobrang mahal niya ang tao. Amen. Kaya pag minahal mo yung Panginoon, walang depression. Amen. No worry. Mm-hmm. And be happy. Yes. Thank you so much. At sa ating pong mga manonood, ito po yung sinasabi ni Doc. I will not be depressed according to Mind, Character, and Personality, Volume 2, page 492, paragraphs 4 and 5. I am sometimes greatly perplexed to know what to do, but I will not be depressed. I am determined to bring all the sunshine into my life that I possibly can. I have much to make me sad at heart, but I try not to speak discouragingly because someone who hears my words may be sad at heart. And that is Jesus Christ, right? And I must not do anything to increase His sadness. Again, sabi po naman dito sa Mind, Character, and Personality ng page 493, paragraph 1, by faith, reach through the darkness. By faith, I reach through the darkness to the glory. At times, I am called to pass through financial perplexities, but I do not worry about money. God takes care of my affairs. I do all that I can, and when the Lord sees that it is best for me to have money, He sends it to me. Ang ganda, di ba, Doc? Yun yung magandang assurance na lahat talaga ipoprovide niya sa atin. Tayo lang yung hinihintay niya. Ask, believe, and claim. Mark 11:24. You just have to ask God. You just have to claim. You just have to receive it. Pero pag minsan, ask lang tayo ng ask. Di naman talaga tayo naniniwala, di ba, Doc? Yung ating pananampalataya ay i-binish natin sa pananampalataya na hindi katulad ng pananampalataya ng Panginoon. Hmm. Kaya ang sekreto rito, love pa rin pumupunta. Yes. When you love God with all your heart, na binanggit doon sa Deuteronomy 6, with all your soul, mm-hmm. with all your might, mm-hmm. yung love mong to ang magdi-deliver sa'yo para magamot yung sakit na depression mo mm-hmm. sa isip mo. Thank you so much. Kaya ang gaganda nitong mga binabasa natin ito. It's a blessing. Yes. Kahit ako din, Doc, nagulat ako kasi talagang hinanda tayo ng ating Panginoon. Alam niya talaga na kasama sa kasalanan yung pagiging depressed. Kaya, mga kaibigan, ito po. Isa din sa talaga naman. Eh, bago tayo pumunta dyan, gusto ko magbigay ng tip. Oh, sige, Doc. Maraming nakakaranas nung nawala ng trabaho. Mm-hmm. Nawala ng hanap buhay. Dinaanan ko yan eh. Hmm.
Dahil sa Amerika ako nang galing eh. Alam mo naman doon, puro bayad eh. Yes. Pag wala kang pambayad ng apartment, homeless ka. Mm-hmm. So wala namang taong hindi makakaranas niyan. Mm-hmm. Eh palibasan, napagdaanan ko na yan. Nalagpasan ko na ganun lang pala. Alam bang isang bagay na kasagutan doon sa mga namumroblema sa pera? Ano, Dok? Lagi nating iisipin, ang pera ay laging available. Mm. Hindi nawawala yan. Mm. Nandyan lang. Yes. Kailangan lang kumilos ka. Mm-hmm. At huwag kang iiyak. Dahil ang sabi ng father ko, hindi ka dapat iyakin. Mm-hmm. Dapat lalaking lalaki ka. Mm. Kaya ang katuwiran ko sa sarili ko, pag nawawalan ka ng pera, mag-isip ka kung paano kumita. Mm. At huwag yung mag-isip ka kung sinong tao yung lalapitan mo. At kung kailangan gamitin mo, kung malakas ka pa, magtrabaho ka. Mm-hmm. At huwag kang mamili. Yes. Hindi naman pinag-uusapan dito yung dami. Ang pinag-uusapan dito, maintenance mo eh. Mm-hmm. Kung ano yung pagkain mo, nabibilin mo. Yung may shelter ka natitiran. Mm-hmm. May damit ka naman. Nakakatulog ko naman ng maganda. Ang pinag-uusapan dito, yung laging available. Pero nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Nasa tao ang gawa. Yes. Ibig sabihin, ang pera always available. Mm-hmm. Ang masama yung hindi uso pera. Yes. Mm-hmm. Eh, uso eh. Eh, marami nga ngayon yung umaasenso dahil sa masyadong ang brain nila talagang malawak yung... Alam mo, mula nung ako'y nag-vegetarian, parang hindi ako nahirapang mag-isip pagdating sa kung paano i-maintain yung aming pamumuhay. Eh. Mm-hmm. Kaya nakita ko rin yung hindi ako madali mag-panic. Mm-hmm. Normal naman yun, pero ang point, laging may solusyon. Yes. Laging makakaisip ka na, oh, ganito, ganito. Mm-hmm. Kaya good news yan. Ayan. Thank you na so much. Huwag kayong matakot. Kung may problema kayo, lumapit tayo sa Panginoon at i-guide ka niya kung ano yung paraan na gagawin mo sa buhay mo. Naalala ko, Dok, yung kwento mo dati na meron kang kapatid na nananalangin at nangangailangan ng pera. Nanalangin siya sa Panginoon at ang sabi doon ng Panginoon ay, lalapit daw ako sa iyo. Eh, hindi ko natanggihan dahil yun daw yung sagot sa dalangin niya. Yun nga, eh, ayan. O, sinagot pa rin yung dalangin niya. Yes, oo po. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, ano, napakaganda po talaga ng mga pangako ng Panginoon kasi hindi po tayo mawawalan talaga ng pag-asa. We will always be hopeful about everything, kahit ano pa po yung problema na yan. And also, ito po, napakagandang basahin ang nakalagay po sa page 494, paragraph 1 ng Mind, Character, and Personality. Playing into Satan's hands. Don't go to others with your trials and temptations. God alone can help you. If you fulfill the conditions of God's promises, the promises will be fulfilled to you. If your mind is stayed upon God, you will not go from a state of ecstasy to the valley of despondency when trial and temptation come upon you. Kanino daw, Dok, lalapit? Sa Panginoon. Ayun, iyan ang diretso na. Yes. Huwag ka nang dumaan pa kung saan-saan. Oo. Kasi kung minsan dadaan pa sa mga kaibigan, kukwentuhan mo, hingi ka ng tulong. Mm. Kung minsan, hindi ka naman tutulungan eh. Yes. Kung minsan, kagagalitan ka pa niyan. Kung totoo, ano-ano pang sasabihin sa'yo. Yes. Salap na mapalakas yung loob mo. Mm. Lalo ka lang magdaramdam. Eh, samantala kung meron kang Panginoon na pwede mong malapitan, agad-agad bibigyan ka ng solusyon yes. sa iyong problema sa buhay. Thank you so much. And sa ating pong pagpapatuloy, ang... Diba, merong kanta. Mm. Di ba lagi tayo yun? Yung ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan. Di ba napakagandang yes, awit? Yes, amen. Kaya gusto mo lumigaya yung buhay, kailangan si Kristo sa buhay mo. Yes, lumapit pero tayo kay Kristo. Pero kung ayaw mo, problema mo yan. Yun yung point natin dito. Totoo po, Dok. If you want to be happy, punta na lang tayo sa Kanya. Mm-hmm. Eh lahat naman tayo talagang, yun lang naman yung sekreto natin talaga. Yes. Eh kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ay nako, ito na yung pinaka... masalimot, madilim na mundo. Wala tayong kakayanan para labanan lahat ito. Opo. And sa ating pong mga manonood, ipagpatuloy po natin yung ating pong binabasa regarding po doon sa paglalaro ni Satan sa atin, sa kanya pong mga
kamay. Ang sabi po dito, you will not talk doubt and gloom to others. You will not say, I do not know about this or that. I do not feel happy. I am not sure that we have the truth. You will not do this, for you will have an anchor to the soul, both sure and steadfast. Kaya napakaganda, Doc, no? Nang talagang pangako ng Panginoon na siya ay isa sa atin. Basta kumapit lamang tayo, maniwala lamang tayo sa Kanya. Kasi hindi niya tayo bibitawan. Saka hindi lang yun eh. Yung nangyayari kasi ngayon na talagang ito ba namang sarami nang nawala ng trabaho, sarami ng mga nagkakasakit ngayon. Siyempre, normal na talagang ito na yung beginning ng sorrow, the way I look at it. Mm. Kasi we are dealing with global crisis. Mm. Not only with the rapid turnover ng fulfillment ng prophecy. Pero kitang-kita natin yung, siyempre, alam naman natin, di ba, pagka magtatagaraw, nagkakalugos yung dahon. Mm-hmm. Eh, nakikita na natin ngayon eh. Kaya nga nung sinusundan ko itong nung natapos nung yung 2017 na nag-join ng Protestantism sa Catholicism, ang sabi ng ating propetisa, time is very near. Right after that, 2020, biglang nagkaroon ng global pandemic na halos ang buong mundo ay nagulantang dahil talagang kailangan talaga na lumaban tayo dito. Kaya marami na yung tumatanggap ng tinatawag na protection na kung tawagin nga natin eh, vaccination. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman natin maialis dun sa mga individuals, kumbaga sa isang magulang, na huwag mo naman biglain ang iyong anak pagdating sa mga bagay na kontra sa kanilang kaisipan. Kaya dito ko nakita, maraming nadidepress. Dahil for example, nagtatrabaho ko nga, inuulit ko lang ito. Mm-hmm. Eh, for example na lang, kunyari laban sa'yo. Napipilitin kang mag-resign sa trabaho mo dahil gusto mo lang makasiguro na safe yung bagay na i-introduce sa katawan mo. And that is part of the, what you call it, anxiety or depression, lalo na pag nawalan ka ng trabaho. Lalo-lalo na pa kung kapit ka sa patalim at kulang ka na talaga sa pera. Kaya ko lang binanggit ito kasi nga, since nga na itong matanggalan ng karapatan ng tao sangayon dun sa pagustuhan nila sa sarili nila. Bagaman napakaganda ng point naman talaga ng ating gobyerno na para maiwasan yung mabilisang pagkalat nito. Eh, pinapagawa nila yan kasi talaga maganda naman talaga yung motibo. Mm. Kaya lang, since nga na maraming hindi pa ready, dahil gusto nilang magkaroon ng tinatawag na evaluation pa tungkol dito, eh kung pagkaminsan, ito nga yung problema ng buong mundo ngayon. Total, pinag-usapan natin ng depression. Kaya ito yung ilapit natin sa Panginoon. Kaya hindi natin masisisi yung ayaw. Mm-hmm. Dahil pagdating sa Biblia kasi, marami kang mababasa na anything na ipipilit sa'yo na laban sa convictions mo, mm-hmm, against yan sa Word of God. Yes. Kaya ito yung point na maraming nadidepress. Mm-hmm. Siyempre nga naman, paano naman ika? Kung hindi ako magpaganon, eh paano naman yung trabaho ko? O kaya naman, paano ako pupunta sa ibang lugar? Lalo na yung mahilig mamasyal. Mm-hmm. Pwede mangyari, hindi siya sanay na hindi lumalabas, mm-hmm, ng bahay, ay nakakulong ka lang. Mm-hmm. Siyempre, malulungkot ka. Oo. Kaya ang libangan, magbasa tayo ng Biblia. Amen. Totoo yan doon. Yeah, totoo. Saka ako, nag-exercise ako. Yes. Para pawisan ako. Mm-hmm. Pero huwag naman nating paglaban-labanin tayo mga Pilipino. Kailangan magmahalan tayo, mag-abutan tayo. Huwag naman tayo magsisihan. Mm-hmm. Pero harapin natin ang katotohanan. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, itayo natin yan. At kung dumating na yung time, na dumating na yung deklarasyon na tinatawag na buhay na itong one world religion na ito, pero tayo ay naririto sa samahan na ganito, mm-hmm, idalangin natin sa Panginoon na makayanan natin. Dahil ito yung tinatawag na penalization ng another depression. Yes. Binabanggit ko, it will happen again. Mm-hmm. Kasi nasa hula yan eh, nung time ng Dark Ages eh, mm-hmm, na nagkaroon ng tinatawag na persecutions eh. Mm-hmm. Eh, binanggit naman yun sa Revelation 13, Revelation 17. Itong tinatay, you cannot buy, you cannot sell. Hindi biro yan. Yes. Just imagine, kung hindi ka tatanggap ng marka ng hayop o mark of the beast, hindi ka makakabili at hindi ka makapagbibili. Kung may business ka, sarado negosyo mo. Mm-hmm. At kung ikaw ay
bibili lang ng pagkain, pag wala kang marka, hindi ka makakabili. Matinding depression ito. Pero kung hindi ka ready to, paano? Kung hindi ka ready dito, ano mangyayari sa'yo? Bibigay ka. Mm-mm. Talagang grabe ang kalungkutan. Diniscuss ko lang to dahil part ng depression to eh. Itong pinag-uusapan natin eh. And very timely yun talaga, Dok. Yeah. Okay, sa atin pong mga manonood, isa pa rin pong nakasulat sa Mind, Character, and Personality Volume 2, page 494, paragraph 2. When we talk discouragement and gloom, Satan listens with fiendish joy, for it pleases him to know that he has brought you into his bondage. Satan cannot read our thoughts, but he can see our actions, hear our words, and from his long knowledge of the human family, he can shape his temptations to take advantage of our weak points of character. Mga kaibigan, ano po ang pakiramdam nyo ngayon? Nananamlay po ba kayo? Nalulungkot? Nadidepress sa kung ano man po yung mga pinagdadaanan nyo? Sa panahon pong ito, sa pagtatapos po ng ating pong programa sa hapon pong ito, nais po namin kayong imbitahan na ipanalangin para sa pagkakataong ito, kayo po ay makaranas din ng kapayapaan sa puso, sa isip. Magkaroon nawa po kayo ng peace of mind. Dahil hindi po lahat mayroong peace of mind. Tama po ba? Hindi po lahat nakakaranas ng kapayapaan, lalo na kapag matutulog na po sa gabi. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat dahil sa mga pangako na amin pong narinig mula po sa Mind, Character, and Personality na libro na inyo pong ginamit upang mangusap po sa bawat isa po sa amin. Especially, Panginoon, sa mga tao po na nakakasumpong at nakakaranas, Panginoon, ng kalungkutan sa mga panahon pong ito. We are praying especially, Father, for our friends like the family of Filipinas Tumolva. We are praying for her family, O Lord, her relatives, for health and protection. We are also praying, Father, those people who live in other countries who are forced to do what they don't want to do. We are also praying, Father, for the family of Murphy Talay, his wife, Annette, and his two daughters, Mika and Ivana, for total healing. And we are so thankful, Father, because you have given provision for Tatay Lidia Joliege, Father, for providing blood donors and PAC RBCs yesterday, O Lord. Please continue to supply, Father God, what they need. Yung mga finances and na mga bayarin po, yung mga bills po nila sa hospital, may you continue to provide and help them, O Lord. And we also pray, Father, April Oliver is so much in pain right now, especially their mom. Please continue to embrace them with your love. Supply all their needs, may it be finances, physical, emotional health, and most especially, Lord, spiritual. We pray, Father, that you guide each and every one of our viewers, our friends, our colleagues, those people whom we know who are experiencing depression and anxiety, those who feel that they want to end their lives. Father, please have mercy. Please embrace them with your love and remind them that you are their Lord, our God, who will reign and who will help us in times of need. All this we ask in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan. At nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa Mind, Character, and Personality, Volume 2, page 495, paragraph 3, True Christian and Depression. The true Christian does not allow any earthly consideration to come in between his soul and God. The commandment of God wields an authoritative influence over his affections and actions. The blessings of God would flow into the soul, and the praises of the Lord would be on your lips continually. You would then serve God from principle. Your feelings might not always be of a joyous nature. Clouds would at times shadow the horizon of your experience, but the Christian's hope does not rest upon the sandy foundation of feeling.
And those who act from principle will behold the glory of God beyond the shadows and rest upon the sure word of promise. They will not be deterred from honoring God, however dark the way may seem. Adversity and trial will only give them an opportunity to show the sincerity of their faith and love. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsama at pagsubaybay po sa amin sa araw pong ito. Ito po si Gladense Panuelos, kasama po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.